Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang western action drama film na pinamagatang Old Henry. Now sit back and enjoy the movie. Noong taong 1906 sa Oklahoma, sinikap tumakas ni Branigan mula sa tatlong lalaking nakasuot ng sheriff badges na sina Dugan, Stilwell, at ang kanilang leader na si Ketchum. Kahit gaano pa siya kabilis tumakbo, nahuli at nabaril pa rin siya. Ilang beses siyang sinipa ni Ketchum at tinanong ang lokasyon ng lalaking hinahanap nila, ngunit hindi umaamin si Branigan. Uminit dito ang ulo ni Ketchum at itinali si Branigan sa isang kabayo, baguhin nila hanggang sa magsalita siyang nasa dakong silangan ang lalaking hinahanap nila. Sa halip na palayain, pinatay ni Ketchum si Branigan. Samantala, ang matandang si Henry McCarthy at ang kanyang binatilyong anak na si Wyatt ay nagtatrabaho sa kanilang sakahan. Lumaki sa New York si Henry at naglakbay sa iba't ibang lugar bago nagpa siyang manirahan bilang isang magsasaka sa Oklahoma. Nakakalungkot na nawalan siya ng asawa dahil sa tuberculosis, ngunit madalas siyang binibisita ng kapatid niyang si Al para tumulong at para gabayan din si Wyatt. Simple at mapayapa ang kanilang pamumuhay, at ang madalas lang nilang pinagtatalunan ay ang kagustuhang maglakbay ni Wyatt at matutunan kung paano bumaril, subalit hindi siya pinapayagan ni Henry. Isang araw, nakakita sila ng isang nawawalang kabayo na merong dugo ang saddle at nawawala ang rider nito. Habang inihahatid ni Wyatt ang hayop sa bukid, kinuha ni Henry ang sarili niyang kabayo at umalis upang mag-imbestiga. Kalaunan, natagpuan niya ang isang walang malay na lalaki. Ang pangalan niya ay Curry, at nabaril siya sa balikat kaya agad na tinakpan ni Henry ng putik ang kanyang sugat. Pagkatapos, nakahanap siya ng baril at isang bag na puno ng pera, kaya naghinala siya na merong masamang nangyari at ayaw niyang madamay dito. Subalit nang paalis na si Henry, naawa siya sa lalaki, kaya bumalik siya upang kunin ang lahat niyang gamit. Matapos alisin ang anumang pwedeng makitang ebidensya, sinama niya si Curry pabalik sa bukid. Katulong si Wyatt, pinahiga nila si Curry sa higaan at tiningnan ang kanyang sugat. Nang dumating ang gabi, kinuha ni Henry ang baril at ang bag na may pera, at itinago ito sa isang lihim na compartment sa kanyang aparador. Ngunit wala siyang kamalay-malay na pinagmamasdan siya ni Wyatt sa ilalim ng pinto. Sa sumunod na araw, alam ni Henry na hindi gagaling ang sugat ni Curry kung hindi nila matatanggal ang bala, kaya nagpasya siyang pumunta sa bayan upang kumuha ng doktor. Bago umalis, itinali niya si Curry sa higaan at iniwan ang kutsilyong pinanghiwan ng lubid sa mesa. Nang makaalis na si Henry, pumunta si Wyatt sa aparador ng kanyang ama para tingnan ang nakatagong compartment. Matapos makita ang pera sa bag, kinuha niya ang baril at dinala ito sa labas upang magsanay na bumaril sa isang bote, bagamat nakailang ulit siya bago natamaan ang target. Narinig ni Curry ang mga putok habang siya'y natutulog, at napanaginipan ang gabing sinunog ang kanyang bahay at pinatay ang kanyang pamilya, habang sinabihan siya ng salarin na panatilihing nakayuko ang kanyang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik na si Wyatt upang ibalik ang baril sa aparador, at kinuha ang pagkakataong buksan ng isang box na matagal nang itinatago ni Henry. Sa loob, nakakita siya ng isa pang baril at maraming newspaper clips tungkol sa iba't ibang mga krimen. Samantala, habang papunta sa bayan si Henry, nalaman niyang sinusundan ni Ketchum at kanyang mga tauhan ang bakas na naiwan ni Curry. Isang mahusay na tracker si Stilwell at alam niyang merong nagbura sa mga bakas ni Curry, kaya alam na ng tatlo na merong tumulong sa kanilang biktima. Nakarinig sila ng ingay mula sa matataas na damo at biglang nagpaputok, ngunit sa kabutihang palad ay nakaalis na si Henry bago pa siya makita. Pagbalik sa silid, napansin ni Wyatt na maluwag na ang isang lubid na nakatali sa kamay ni Curry, at ang isa niyang kamay ay natatakpan ng kumot. Nang tanggalin ni Wyatt ang kumot, natuklasan niyang wala na ang lubid, kaya hindi na nagpanggap pang natutulog si Curry at pinalaya ang sarili. Kinuha niya ang kutsilyo sa may mesa bago tumalon kay Wyatt, at sinabing hindi niya ito gustong saktan at gusto niya lang mabawi ang kanyang bag. Sa sandaling yun, bumalik si Henry at sinipa si Curry, bago ito sinuntok hanggang sa mawalan muli siya ng malay. Pagkatapos, itinali nila si Curry sa isang upuan at ganising ito. Masyadong mapanganib na pumunta sa bayan upang kumuha ng doktor, kaya gamit ang isang kutsilyo, puwersahang inilabas ni Henry ang bala sa sugat ni Curry habang nagbibigay ng ilang katanungan. Habang nanginginig at umiiyak sa sakit, sinabi ni Curry na isa siyang sheriff at dapat nang umalis ng mag-ama bago pa maging huli ang lahat. Naalis ang bala, ngunit bago pa muling makapagtanong si Henry, si Ketchum at ang kanyang mga tauhan ay biglang nagpakita sa labas ng bahay.
Kinuha ni Henry ang baril ni Curry at naamoy na ginamit ito, kaya nilagyan niya muli ng bala ang baril bago lumabas. Ipinakilala ni Ketchum ang sarili bilang isang sheriff at deputy naman ang kanyang mga kasama. Ipinaliwanag niyang hinahanap nila si Curry, isang mapanganib na kriminal at isang killer na nagpapanggap na isa ding sheriff. Sa kagustuhang malaman ang tungkol sa pagkatao ni Henry, nagsimulang magtanong si Ketchum tungkol sa personal niyang buhay at nagkaroon ng interes ng marinig na McCarthy ang kanyang pangalan dahil kaapelido niya ang isang sikat na kriminal maraming taon na ang nakakalipas. Iginiit ni Henry na wala siyang pamilya at wala rin siyang nakitang tumutugma sa deskripsyon ni Curry, kaya sinabihan niya nang umalis ang mga lalaki. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Ketchum na ilak ang kanilang mga pintuan ngayong gabi. Nang bumalik si Henry sa bahay, sinampal niya si Wyatt dahil sa paggamit niya ng baril. Gusto lang malaman ni Wyatt kung ano ang pakiramdam na gumagamit ng baril, dahil siya lang ang tanging binata sa lugar na hindi marunong gumamit ng armas, kaya kailangan niyang turuan ang kanyang sarili. Muli siyang sinampal ni Henry kaya ininsulto ni Wyatt ang kanyang ama at tinawag siyang walang kwenta. Pinaalam niyang iiwanan niyang mag-isa si Henry dahil aalis siya sa bukid kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Nasaktan si Henry sa mga sinabi ng anak kaya muli niyang ibinalik ang atensyon sa kanilang bihag. Ipinaliwanag ni Curry na siya ang tunay na sheriff at mga bank robbers lang ang tatlo. Nagawa niyang mabawi ang pera ngunit nabaril siya sa proseso, kaya nawalan siya ng malay at nahulog sa kabayo habang tumatakas. Isang palaisipan kay Curry kung bakit hindi binaril ni Ketchum si Henry, ngunit sigurado siyang babalik ang mga ito. Samantala, pinag-uusapan ng grupo ni Ketchum kung ano ang sunod nilang gagawin. Hindi sila naniniwala kay Henry at nagtataka sila kung bakit tinutulungan niya ang isang estranghero. Hindi maintindihan ni Dugan kung bakit hindi nila binaril si Henry ngayong tatlo naman sila, kaya ipinaliwanag ni Ketchum na may kakaibang nangyayari. Alam niyang hindi ito ginagawa ni Henry para sa pera, at mukhang hindi siya magsasaka base sa paghawak niya ng baril. Kailangan muna nilang mangalap ng ilang impormasyon, kaya babantayan ni Dugan ang bukid habang si Ketchum at Stillwell naman ay uupa ng ilang mersenaryo at bibisitahin si Al. Kalaunan, sinubuan ni Henry ng sopa si Curry, dahilan para magreklamo ito kung bakit nakatali pa rin ang kanyang mga kamay. Upang malaman kung mapagkakatiwalaan niya ito, tinanong ni Henry si Curry tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi ni Curry ang lahat ng mga taong nakatrabaho niya, at ang mga pangalang ito ay mga taong nakilala ni Henry mula sa kanyang paglalakbay. Humingi din siya ng paumanhin sa pag-atake niya kay Wyatt, at sinabing natakot lamang siya nang magising sa isang kakaibang lugar. Matapos palayain ang isang kamay ni Curry, iniwan ni Henry ang baril sa lamesa at umalis para kumuha ng maiinom. Isa itong pagsubok kung kukunin ni Curry ang baril, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa halip, patuloy na nagkwento si Curry tungkol sa kanyang pagkabata, kasama dito ang araw na nakita niyang binaril si Billy the Kid, at boses din ni Billy ang naririnig ni Curry sa kanyang panaginip. Matapos marinig ang kwento at makitang hindi kinuha ni Curry ang baril, sapat na ito para pagtiwalaan siya ni Henry. Pinalaya niya ang isa pang kamay ni Curry, ibinalik ang kanyang baril at sinabihan siyang umalis bago pa bumalik ang mga kriminal. Subalit hindi na nila natalakay ang sunod na gagawin dahil sinimulan silang pagbabarilin ni Dugan sa bintana. Dumating si Wyatt upang tingnan kung anong nangyayari ngunit tinamaan siya ng bala sa braso. Dahil sa sakit mula sa kanyang sugat, hinimatay si Curry kaya kinuha ni Henry ang kanyang baril, habang si Dugan naman ay palihim na pumasok sa ilalim ng bahay at nagpapaputok mula sa sahig sa tuwing gumagalaw si Henry. Nang makaisip ng plano, ibinigay ni Henry ang baril sa kanyang anak, bago itinapon ang isang aklat upang malinlang si Dugan habang siya naman ay tumakbo sa kabilang direksyon. Matapos kunin ang kanyang rifle, lumabas si Henry at sinimulang barilin ang ilalim ng bahay hanggang sa tumakbo si Dugan at nabaril sa kanyang binti. Sinunggaban siya ni Henry at sinubukan siyang hingan ng ilang impormasyon, ngunit dahil tumangging magsalita ni Dugan, pinatay siya ni Henry. Upang mawala ang kanyang katawan, ipinakain ni Henry ang bangkay sa mga baboy matapos mapansin ang marka ng gang sa balat ni Dugan. Pagkatapos, inasikaso ni Henry ang sugat ni Wyatt habang iniiwasan ang mga tanong ng kanyang anak tungkol sa kanyang nakaraan. Kinaumagahan, nanghuli ng ilang mga ibon si Al, dahilan upang madali siyang mahanap ni Ketchum at Stillwell. Gusto nilang malaman kung sino talaga si Henry, ngunit tumanggi si Al na sagutin ang kanilang mga tanong. Nang subukan niyang ipagtanggol ang sarili, bigla siyang pinukpok ng baril sa ulo. Sa kabilang banda, tinulungan nina Henry at Wyatt si Curry na magbihis para makaalis na siya.
Gayunpaman, hindi pa kayang maglakad at makasakay ng kabayo ni Curry, kaya sinabihan niyang umalis na ang dalawa habang siya naman ay mananatili upang tapusin ang laban. Gusto ding manatili ni Wyatt upang ipagtanggol ang kanyang tahanan, ngunit sumang-ayon si Henry kay Curry at naghanda ng umalis. Sa kasamaang palad, isang sorpresa ang naghihintay sa kanila. Bumalik si Ketchum at Stilwell kasama ang mga inupahang mersenaryo. Agad na bumalik sa loob ang dalawa, hanggang sa alukin sila ni Ketchum ng isang deal. Kung ibibigay nila si Curry, hahayaan nilang makaalis sila ng walang galos. Dahil tumanggi sa alok si Henry, ibinunyag ni Ketchum na bihag nila si Al na lubhang sugatan matapos pahirapan. Sa sobrang galit, kinuha ni Henry ang kanyang rifle at binigay kay Wyatt ang baril. Sinabihan niya itong manatili sa loob ng bahay malayo sa bintana at magpaputok lamang kung kinakailangan. Pinuntahan ni Henry si Ketchum na umamin ding hindi siya ang totoong sheriff at gustong gusto niyang malaman kung sino talaga si Henry. Inalok ni Ketchum na ipalit si Al para kay Curry, ngunit tinanggihan siya ni Henry. Dahil wala siyang makuhang impormasyon kay Henry at maging kay Al, wala nang nagawa si Ketchum kundi patayin si Al. Ito ang nag-trigger kay Wyatt na lumabas ng bahay at nagsimulang magpaputok. Kinaladkad siya ni Henry pabalik sa loob habang pinapaulanan sila ng bala ng grupo ni Ketchum at tinamaan sa binti si Curry nang lumapit siya sa bintana. Matapos pagsabihan ang reckless na si Wyatt, sinabihan siya ni Henry na panatilihing nakayuko ang kanyang ulo. Nang marinig ang mga salitang tumutugma sa kanyang panaginip, na-realize ni Curry na ang tunay na pagkakakilanlan ni Henry ay si Billy the Kid at hindi siya namatay noong gabing may sunog. Hindi siya pinansin ni Henry at nag-concentrate lang sa pagkuha ng kanyang lumang baril at holster. Pagkatapos amining siya si Billy the Kid, lumabas na siya ng bahay at sinimulang magpaputok sa mga kalaban. Gamit ang kanyang husay, napatay ni Henry ang ilang miyembro ng gang bago bumalik sa bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Sinimulang palibutan ng mga natitirang kalalakihan ng bahay, kaya kinuha ni Henry ang kanyang kutsilyo at lumabas sa backdoor. Maingat siyang nagtago at sinaksak ang dalawang kriminal, bago pumunta sa ilalim ng bahay para barilin ang pangatlo. Pagkatapos, nakaharap niya si Stilwell na sinubukan ding gumamit ng kutsilyo, ngunit binaril na siya ni Henry bago pa siya makahakbang. Ngayon, si Ketchum na lang ang natitira sa gang. Nagtago siya sa likod ng kulungan ng baboy at nagawang mabaril si Henry sa balikat, kaya tumakbo si Henry sa kakahuyan upang sundan siya ni Ketchum. Parehong nagtago ang dalawa sa likod ng mga puno, habang nagpapalitan ng mga putok ng baril. Ngunit labis na mas magaling si Henry at nagawa niyang tamaan sa binti at balikat si Ketchum. Lumapit si Henry ngunit nagawa pa rin siyang mabaril ni Ketchum, bago siya tuluyang patayin ni Henry. Hindi naman malubha ang kanyang sugat kaya agad siyang bumalik sa bukid upang tulungan ang sugatang si Curry. Nang tanggalin niya ang manggas upang tingnan ang sugat ni Curry, nagulat siya nang makita ang kaparehong marka na meron si Nadugan. Nang makita ito, agad na binaril ni Curry si Henry. Ang totoo, hindi nagsisinungaling si Curry at inaming isa talaga siyang sheriff, ngunit tiwaling opisyal nga lang. Siya at ang kanyang mga deputies ay dating katrabaho si Ketchum, ngunit narinig nilang plano silang patayin ni Ketchum sa kanilang huling trabaho, kaya sinubukang tumakas ni Curry at dito nagsimula ang lahat. Nanghihina na sa sakit si Henry ngunit hindi pa siya patay, at nais ni Curry na siya ang taong pumatay kay Billy the Kid. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, dumating si Wyatt at una siyang pinatay. Gusto niyang kumuha ng doktor para sa kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Henry na huli na ang lahat at gusto niyang magbigay ng huling habilin bago siya mawala. Kapag naglakbay na si Wyatt sa mundo, makakarinig siya ng maraming kwento tungkol kay Billy the Kid, kaya gusto niyang ipaalam na kalahati lang ang totoo dito. Alam niyang wala siyang lugar sa bagong mundo, ngunit sigurado siyang meron ang kanyang anak. Matapos umiyak sa pagkamatay ng kanyang ama, inilibing na siya ni Wyatt sa tabi ng kanyang ina. Matapos magpaalam, kinuha niya na ang kanyang mga gamit at iniwan na ang bukid upang maglakbay gaya ng sinabi niya dati at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.